salamat sa Active Vista, sa Dakila, sa FNF, sa lahat ng ibang partners nito dun sa panel natin. Kaka-starstruck actually na nung nakita ko sino yung ibang inimbita. Tapos salamat din sa akin, of course, yung team ni Wolf, tsaka ng FNF, who sabi nga kanina has been in the background dito, no? Na nag-organize ng mga ganito. Pangunahan ko na siguro, no? Hindi ako academic, hindi ako researcher din. Wala akong research na ipepresent. Wala rin akong personal na experience dito katulad ng mga journalists dun sa panel. Yung lenteng gagamitin ko bilang isang practitioner ng political communications, especially bilang bahagi ng isang institution that has been under relentless attack over the past several years and also has been steadfastly advocating for truth-telling in public discourse. Goes without saying that has also steadfastly avoided the behaviors nga nitong na nagkukos ng disinformation at ng polarization ng society. So ayan, 15 minutes yung binigay. Naibigay ko na itong mga talk na to sa ibang mga, tundek na to sa ibang audience. Medyo mahaba yung tatry kong daanan. Ano? So siguro simulan ko sa isang assertion. Yung topic natin, disinformation, syempre. At syempre, yung fake news na banggit kanina ni Ms. Kamba, ni Ms. Miko, yung pagkakaiba ng mis, disinformation, yung evolution ng term from fake news and all that. Pero gusto kong tutukan yung nangyayari patawid dun sa beyond the lies pa, higit pa dun sa pagkalat ng kasinungalingan. Kasi madalas ang tutok natin kapag pag pinag-uusapan ito yung disinformation mismo, yung pagkalat ng hindi ng untruths, ano. Pero merong ibang nangyayari beyond this. At siguro meron akong nabasa nitong nakaraang taon. Siguro mga, actually, nung tinitingnan, ang tagal na pala niyang lumitaw. Emblematic siya. Emblematic siya nung nararamdaman natin kapag tayo mismo yung tinotrol, na parang nararamdaman natin na, uy, parang ito mismo yung proseso na dinadaanan ng kausap natin. Parang may playbook siyang pinagkukuhanan. And sa totoo lang, parang nung binabasa ko siya, nilalaliman ko yung pagtingin dito, apparently parang hindi naman daw talaga nanggaling doon sa mga originators ng disinformation, yung quote-unquote playbook na to na tinatawag tactics for effective conservative blogging. But even then, even if it were satire, makikita mo kung mararamdaman mo, mahihinuha mo kung ano ba yung nangyayari. And siguro bago ko isa-isahin siya, yung kaninang assertion that something was happening, is happening beyond the lies, may sub-assertion siya na tingin ko mahihinuha din natin pag tinignan natin yung mga ganitong bagay. No? Yung una is that yung nangyayari higit pa dun sa lies, hindi lang siya byproduct ng kasinungalingan. Para siyang part ng design, parang part siya ng strategic intent. In fact, yung pangalawang sub-assertion nga sigurang gusto ko i-diin, mukhang yun mismo yung strategic intent that the disinformation, the lies are being spread in the service of a bigger agenda, of a grander strategy. And ano yung proseso pag nakita ng engaging, pag nakita kung paano mag-engage itong mga, kumbaga yung mga tropa, yung mga infantrymen, itong disinformation operators. Ano? Ang galing eh, hinati lang siya sa anim. Sabi, engage, entangle, demoralize, attack, confuse, and contain. At dito parang nabanggit na kanina ni Sir John, ano, yung idea ng confusion na nakikreate. Ang sisimulan nila, wala silang pinapalagpas. Ine-engage talaga nila kung makita nila, sometimes in a strategic manner, dahil syempre resources din yung pinapalakad dyan. Pero a lot of times makikita mo kung may ihirit ka, ang gagawin nila, kakapitan nila yung ihirit mo, tapos hindi ka nila bibitawan, gusto nila na sagutin mo sila ng sagutin. Ibubuhol ka nila dun sa diskursong gusto nila, sa discursive frame nila. Sa ganitong paraan, ang nangyayari rin, yung proseso nila ng pag-entangle sa'yo, demoralizing siya, dinidismiss lang nila bigla. Kumbaga, pipilitin ka nilang magsulat ng mahaba, mag-research ng lahat ng sources mo, pero sa huli, babanatan lang nila ng one-liner na parang hindi nila binasa. At sa totoo, nakalagay dito sa, dyan sa pyesa, na sinasadya yun, na huwag nyo nang basahin, sayang oras ninyo. Banatan nyo lang, i-dismiss nyo lang. At hindi rin nawawala yung personal attacks dito.
aatakihin ka, aatakihin yung history mo, personal history mo, aatakihin yung mga huli mong sinabi. At minsan, talagang marahas yung pag-atake, no? Lahat, marami sa atin dito, I suppose, naging biktima na niyan. May death threats ka matatanggap, meron kang threats to violence na matatanggap, lalo na yung, di ba, ma-information operation ka talaga. And then, dito, aabot sa punto na yung sinasabi ni Sir John kanina, no, yung fire hosing technique na yan, na napakarami nung sinasabi, paiba-iba, lahat hindi katotohanan, at sa huli, magiging epekto sa'yo, bukod sa demoralize ka, parang ikaw mismo nalito. And in such a manner, nako-contain, naiipit yung diskurso doon sa inyong dalawa, nung troll, hindi ka makalabas, hindi ka makapagsabi ng narrative frame na tinutulak mo rin or ng katotohanan mismo, at hindi nag-e-enrich yung diskursong panlipunan. So, ano itong nangyayari? Parang saan ang gagaling ito? At ano yung nagiging epekto niya? Sa tingin ko, yun nga isa dun sa mga obserbasyon, isa dun sa mga pangdulo na layunin talaga, isa dun sa mga layunin pinakamalaki nito, is yung paglikha ng isang society of binaries. Nabanggit natin madalas, nababanggit ito madalas sa diskurso ng disinformation. Pag, di ba, pag inaral mo, nakipag-engage ka doon sa ibang mga taong gusto siyang labanan, babanggit yung term na polarization. By the way, panoorin nyo sa Netflix, ang galing nung The Social Dilemma. Parang feel ko nga, parang panoorin na lang yun, tapos na to. Maraming insights talaga na pwedeng pulutin doon. Isa dito sa mga proseso kung paano naaabot nila yung society of binaries, yung polarization na inahabol nila yan. Na yan. Yung binanggit na rin ni Sir John kanina, parang nadidismantle yung common baseline of knowledge. Data sa isang banda, impormasyon sa isang banda, dun sa pagdating dun sa yung mismong lies na sinespread, bukod dun sa tono na ginagamit, parang umiilag ka dun sa space of commonality. And in such a manner, parang nagiging hinuhubad na rin ng mga tao yung common lived experience. Which is, alam natin lahat, yung impetus ng kahit anong diskurso. Yung meron tayong pagsasaluhan, meron tayong pagsisimulan. In this way, parang the lies become a launchpad for this bigger process of polarizing society. Ginagawa nila ito sa pamamagitan din ng tinatawag na pag-game ng algorithmic bias. Alam ko, narinig na ng marami ito, no, na parang dun sa lahat ng pwede mong makita sa Facebook, sa feed mo, ang nakikita mo lang talaga around 2%. May nagsasabi less than 2% yung nakikita mo. Sino nagde-determine ng 2% na yon? Hindi naman ikaw, hindi mo naman pinipili, di ba? Ang tawag ng mga eksperto dito, mga dalubhasa, algorithmic bias, na talagang merong inuuna, may pinaprioritize yung platforms, especially Facebook, yung platforms may pinaprioritize siya na lumitaw. Ano yung agenda? Ano yung pinupursue niya? Bakit ganun? Well, isa dun sa mga malinaw is that gusto nilang magtagal ka dun sa screen. Kasi mas matagal ka, mas meron silang espasyo para magpakita sa iyo nung kanilang mga monetization models tulad ng ads. And sabihin na natin na maaaring agnostic itong pursuit na to, no? Although hindi lahat tayo mag-agree doon, ako mismo hindi masyado. Hindi maikakaila na may mga actors na gine-game itong algorithmic bias na to. As an aside, no, parang isa dun sa mga sinasabing dapat mangyari is magkaroon ng transparency yung platforms dito sa algorithms na to. Of course, proprietary sa kanila yan. Diyan sila kumikita ng billion-billion. Pero yung idea na nakaka-apekto siya sa publiko, parang kailangan siyang ipasilip sa publiko din para makita kung paano siya i-reforma. Absent that reform, yung bad actors, kaya siyang i-game. At yun yung nangyayari. Kaya mo siyang i-game kung marami kang pera para dun sa resources, nung pagbabato ng ads, lumitaw ka dun sa feed. Kaya mo siyang i-game dahil nababasa mo rin kung paano, kung ano mismo yung signals ng prioritization algorithm na yon. Pag tinanong mo sila, ang isasagot nila, there are thousands, sila meaning yung platform, sasabihin nila, there are thousands upon thousands of signals that every status update sends. That the status update send. And that signals, those signals are processed by this algorithm. And then, yun yung nakikita natin. Pero parang pag kinakausap mo rin yung iba mga dalubhasa dito sa
sa larangan na to, who have engaged the platforms more deeply than I have or others in the country have, sabihin nila, you get the sense that the platforms actually understand that there's a problem. They know there's a problem. But it seems that they're way in over their head na hindi na rin nila masyadong makapa o hindi na rin nila alam kung paano siya i-re-reform. Na overtake na rin sila nung algorithm itself, nung kanilang produkto itself. May magandang analogy na ginagamit dito eh, para sa mga video gamers. Sabi nila, kung ikaw yung game developer, after a week after release ng game, ikaw yung pinakamagaling maglaro ng game na yon. Pero pagtawid ng isang linggo, meron ng isang player na mas magaling sa'yo. Dahil ganun yung nature ng maraming platforms, ng maraming teknolohiya, ng games. Diba? So ayan, gine-game nila yan, at ano yung lumilitaw dun sa pag-game na yon? Lilitaw dun sa prioritization algorithm na yon, makikita natin, ang madalas nating nakikita, mga bagay na nakakagalit, mga bagay na ang tawag nila, may bias towards exclusive emotion, towards volatile emotion. Naalala ko yung isang conversation namin ng Yumaong si Secmon Jimenez, who was a great mentor of many of us from government and from political communications. Nangyaring usapan, nakaupo lang kami sa isang meeting, nag-aabang kami magsimula. And it was the day after yung nagsuntukan yung Gilas at saka yung Australia. Malamang naalala ninyo yun, di ba? Tapos tanong niya, can you imagine this happening a few years ago? Gumanon siya. And by that, he didn't mean yung time namin sa government. Ha? By that, he meant before the proliferation of disinformation and the polarization it created, it spawned, ano? Kasi na-normalize na yung aggression. Eh. Makita mo pati yung mga tao daw dun sa, some of our friends watched it live. Pati yung mga tao dun sa loob, medyo parang calling for blood. Parang di mo ma-imagine, Pinoy tayo, ganun. Di ba? Parang we pride ourselves in yung sa hospitality and ganyan. So parang may normalization ng aggression na nangyayari. And I think this speaks to a broader agenda nga of stoking divisiveness. Mapapansin ito even sa language na ginagamit eh. Yung binary thinking, dun sa mga may background sa philosophy, di ba parang malaya, Derrida, Desisur, yung mga idea nga ng binaries, di ba, binary opposition. At maririnig nyo yan eh. Yan dun sa idea na pag nagsalita, sabihin, economy or health. Ayan. Pasaway o disiplinado. Ayan. Diba? Dilawan o kadidis. Ayan. Yung lingwaheng yun, ang nakikreate nun is yung polarity kung saan normalized yung aggression at binabasag yung mga channels para makapag-usap tayo ng maayos bilang kapwa Pilipino. At ano nangyayari nun in terms of governance and policy and political discourse, di ba? Una, pag pinag-usapan ng policy, nasi-set aside na yung merits ng isang policy. Hindi mo na pag-uusapan talaga yung merits kung tama yung dolomite, kung tama yung war on drugs. Kasi ang nangyayari, pag tayo nag-usap doon, kung may kausap ka ibang tao, hindi na to trolls, ha? Yung nasa, kumbaga, parang willing to politically engage but do not fall into the same, let's say, political affiliation as you do. Nangyayari, bakit ako makikinig? Yun yung sasabihin nila sa isip niya, yung tatakbo sa isip. Ba't ako makikinig? Eh, kanina lang tinawag mo akong tanga. On the other hand, ganun din sa kabila, di ba? Bakit ako makikinig? Eh, kanina lang pinagbantaan mo akong gagasain mo ko o kaya papatayin mo ko. So nangyari, kino-question natin yung intent ng mga tao palagi. Kasi sinaktan yung damdamin natin. Eh. May social tension na matindi. Kino-question natin yung intent at siguro mas matindi is kapag rinding-rindi na tayo sa ganitong klaseng diskurso kung saan panay-away yung nangyayari, we space out. People space out. Ayaw na mag-engage. And authoritarians thrive on that kind of social tension dahil pag ayaw na mag-engage ng mga tao, may free hand na sila para ipatupad yung kung anong mga agenda na meron sila. Dolomite pala, ha? Yan, latag. Ganon yung nangyayari. So siguro, kung ganon yung nangyayari, I'll spend the rest of my time na parang sagutin yung tanong mo, so ano na? Ano na yung pwedeng gawin? Ano na yung kayo mismo? Ano yung ginagawa ninyo? Of course, dito pinakilala nga ako bilang bahagi ng partido, no? So siguro, merong ibang ilang mungkahi. Una,
hindi ko sinasabi hindi mahalaga yung fact check niya. Sa tingin ko, sobrang halaga na mayroong authentication process para dun sa lumalabas na impormasyon sa public sphere na kinukonsume natin. Pero isa dun sa mga observations namin at dun din sa mga pag-aaral, observations ng ibang dalubhasa, kung magtuturo tayo sa tao kung paano kontrahin yung disinformation, kailangan tumawid tayo, kailangan beyond fact-checking yung mindset. Isa dun sa mga nababasa natin palagi, yung idea ng pag-shift ng frame ng pedagogy from product to process. Ano ibig sabihin nun? Parang, as beyond just saying na ito kasi nungalingan, yung end product, yung article na yan, kasi nungalingan ito dahil A, B, C, D, E. Kailangan din maging aware yung tao kung paano nalilikha yun. Kasi walang impetus para sa kanya talaga to actually go to Google and fact check pag normal na tao. Yun yung nakikita namin sa ground, ano? Na parang hindi natural para sa tao na mag-default to skepticism. At paano mo mai-induce yun kapag meron silang awareness or self-awareness ng proseso kung paano nililikha itong mga instrumento na to. So, yun din yung pangalawang shift. Kung mapapansin, kami, ang napapansin namin siguro, ako mismo ang napapansin ko, yung biggest divide sa tingin ko dun sa mga na-victimize ng disinformation at dun sa hindi is that merong natural tendency to self-check and question oneself yung mga taong hindi madaling mahugot o madala ng disinformation. May self-awareness sila dun sa mga prosesong nangyayari, dun sa malaking konteksto na ginagalawan ng information ecosystem. Maaaring hindi nila tawagin yun bilang information ecosystem, pero alam nila na meron dinadaanan na proseso yung nakukonsumo nilang information. At mahalaga yun. Dahil once you have that self-awareness, mas makikita mo yung proseso, mas alam mo, mas kinu-question mo ng konti yung ikaw mismo na naniniwala dito sa or pinipilit papaniwalain nitong disinformation na to. At isa pa siguro kasama dun sa paghinuha ng proseso na yon is yung pagtawid din dun sa pagtingin ko ano yung motibasyon. Kanina sinabi yung pagkakaiba ng disinformation, misinformation at sa totoo intent, di ba? Intent yung isa dun sa mga makikita na pagkakaiba. So pag malinaw sa yung may intent para maniwala ka sa isang bagay, magiging mas matindi yung self-awareness, yung self-reflection mo. Baka humaba ako sobra. Meron kaming modules kami mismo. Hindi ko na ipe-play siguro. Pero dito, ang isa siyang module na ginawa namin na ipapakalat na siya sa communities dapat pero nagka-pandemya. So ngayon, nasa piloting stage siya over Zoom. Medyo mahaba siya, mga 3 to 4 minutes. Pero siguro ipaliwanag ko na lang na ultimately, ang ginawa namin, meron lang nagpapakita kung gaano kadaling mag-Photoshop ng quote card, gaano kadaling mag-Photoshop ng imahen ni Jesus o ni Mama Mary sa ibabaw ng pumuputok na vulkan. And the warning nga na, ganyang kadali yan. Ha? So, huwag tayong madaling mapaniwala. Isa pa yung pinipilit namin gawin, nabanggit kanina ni Sir John din, yung libro na How Democracies Die. Ano? May isang passage yung hindi ko makalimutan. Sabi niya, isa din sa mga pagkakapare-pareho ng mga nag-fail na democracy talaga is that yung opposition hindi ma-resist yung impulse to fragment. Hindi ma-resist yung mga factionalism within the ranks. I think makikita natin yan in action sa US elections ngayon kung gaano sila kaingat na mag-present ng solidarity sa isa't isa, 'di ba? How yung outreach nila sa isa't isa nangyayari. At ginagawa namin ito, no? Nag-outreach kami hindi lang doon sa mga kapartido, pero doon sa mga kahanay sa paniniwala. Kinakausap sila, tinitingnan, hinahanap itong mga to. Nag-a-align, sinasabi na, oh, ito yung issue, ganito namin siya tinitingnan. Spread your wings and fly. Basta ito, visible sa inyo yung mga paniniwala namin. Minsan, kung meron kami mga briefers, kung meron mga magagandang article na pwede ka mag-deep dive tungkol sa isang issue, yun din, merong mga mekanismo para iabot ito sa mga tao. And what it gives people a sense of is that they're part of something bigger and that this something bigger doesn't necessarily police them into believing one thing or another. Pero meron lang values and merong mga
I guess beliefs talaga na pinagtutuunan itong consolidated na tent, quote unquote na to, no? So coordinated siya. Coordinated yung ginagawa namin. Hindi inauthentic. Isang red line is that, oh, hindi tayo mag-fake news, hindi tayo maggagawa ng fake accounts para mag-troll. So minsan, ginagawa namin yun. Minamanage talaga na, ginagawa namin yung coordination na yun. Minamanage namin, just very careful and quick to respond to any attempts to cross those red lines of spreading disinformation. Yung isa pa, ang galing nito eh. Isang best practice ito na pinipilit gawin. Of course, may mga old habits na ang hirap i-shift. Ano. Sa Turkey, galing, nabanggit din kasi kanina yung Turkey. Ano. Sa Turkey, noong March 2019, nagkaroon sila ng local elections. At doon sa local elections na yun, unexpectedly, yung opposition, they performed really well. They won 4 out of the 6 major cities. And actually, yung panglima parang ginawang no contest dahil masyadong dikit. Ano. Paano na ginawa yun? Ang sumikat na proseso, really, is naglabas sila ng isang playbook para sa lahat ng mga tao na sumusuporta at nangangampanya sa kanila, para sa kanila. At yung playbook na yun, it, pwede nyo siyang hanapin, yung Book of Radical Love, the English version na PDF niyan, somewhere online. Ang galing niya, kasi yung pagbinasa mo siya, mukha lang siyang parang children's book. Meron lang 9 pointers, tapos panay ganyan yung mga drawing. Tapos pag binasa mo, may 3 main points ano, na mahihinuha ka, no? Yung isa is yung sinasabi kanina na kailangan mag-engage from a space of commonality and humility. Hindi debate at hindi yung tipong kinahanap mo na patunayan na mas matalino ka o mas magaling ka sa kausap mo. Yung pangalawa is to speak in tangible realities. Na in a sense, parang marami dun sa mga ipinaglalaban natin at dapat ipaglaban yun. Ha? Marami, pero marami dito nasa level ng abstraction. And kailangan din maintindihan, for example, na kunwari may isang taong galit sa addict, kailangan manggaling dun sa espasyo na, oh, naintindihan ko kasi totoo naman lahat tayo pag naglakad ka sa kalye na walang ilaw paggabi sa isang delikadong bahagi ng lungsod, nakakakaba naman talaga. Yung iba sa atin, totoo, lumaki, bubukas ka ng pinto, may addict sa bangketa, nagsisisigaw. Pag umaga, papasok ko ng eskwela. So yung ganitong creation ng affinity, yung hinahanap, isa pang sinabi nila doon yung avoid high politics and sarcasm. Isa dun sa mga quotes about it, nung, yung mga maraming articles tungkol sa radical love philosophy na to, parang sabi, ignore Erdogan, love those who love Erdogan. Galing, no? Pero hirap gawin, di ba? Siyempre, mamahalin. Kanina lang, tinrete niya yung magulang ko, gagaasahin daw yung kapatid ko, mga ganyan. Pero, ito yung mga bagay na mahirap gawin, pero makakapagbukas uli ng mga nung daluyan ng discourse sa society. Dahil yun nga yung gusto nilang gawin, di ba? I-polarize. About yung sarcasm na yan, mahalaga siya dahil nung isang araw, binabasa ko tong article na to, sa New York Times lumitaw ito eh. Si Thomas Friedman, pinag-uusapan niya yung politics of humiliation daw sa states na nangyayari. Sabi niya, ganito mananalo si Biden kapag naintindihan niya na ganito yung takbo ng isip ng marami dun sa mga supporters nung katunggali niya. Sabi niya, people will absorb hardship, hunger and pain, they will be grateful for jobs, cars, and benefits, but if you make people feel humiliated, they will respond with a ferocity unlike any other emotion, or just refuse to lift a finger for you. So, eto, karugtong ng radical love sa tingin ko, in a sense, karugtong siya ng idea na kapag nagmataas ka palagi, kapag parang palaging gusto mong talunin sa debate yung kausap mo, lalo ka nagfo-fall dun sa trap na nilelay nung originators ng disinformation, which is to polarize us, to stop us from talking to each other. Tinry namin siya nung 8 Diretso campaign. Of course, siyempre, durug eh, di ba? Wala na ipanalo dun eh. Pero, ang sabi din ni Thomas Friedman kasi sometimes it just takes listening to them, but deep listening, not just waiting for them to stop talking. Meron kaming ginawa ng Project Makinig. Nakapattern siya after dun sa ginawa ng Anne Marsh sa France. Ang galing eh, merong conversation prompts actually. 8 tanong. Yung unang 2 tanong naalala ko pa eh. What was your best memory of last year? What was your worst memory of last year? Yung 3rd tanong is, what do you most look forward to next year? Tinagalog lang namin yun at nag-ikot makipag-usap. Pero isa dun sa mga learning is that hindi sapat na makipag-usap ka tapos itala mo yung sinabi nila.
Hindi siya data gathering, hindi siya survey. Deep canvassing siya. Conversations talaga yung kailangan. Yung mensahe mismo, nandun sa pakikipag-usap. Kailangan ituring siya bilang conversation prompt. So, ayan. Ayan yung mga pinipilit gawin. Siguro, sa dulo, ito, no? Yung quote galing doon sa preface ng Radical Love, the people of this country, he might as well have been talking about us, di ba? But he was talking about Turkey. Have stopped talking to each other even when walking together in the streets, sitting together on buses, we've been divided, divided, divided. At sa tingin ko, yun yung totoong kailangang labanan, yung divisions na yun, yung discord na pinanggagalingan, yung discord na dulot ng disinformation at nung paraan ng pagsispread ng disinformation, which is done in a very polarizing manner. Nagsisimula yun sa pag-create ng mga espasyong katulad nito, yung ginagawa ng aktivista ni FNF, ng Dakila. At yun, ipapasalamat nga ako dahil naimbitahan ako dito at siguro yung the rest ng mga dalumat pwedeng pag-usapan pa sa Q&A. Salamat!